China, humina ang puwersa. At sa pagkakataong ito, yan ang bibigyan natin ng koro-koro. Kamakailan lang na paulat sa mga balita dito sa ating bansa maging sa international news na humina ang ekonomiya ng China. At sa pagkakataong ito, ito na yung pinakamagandang pagkakataon para may sagawa rin ng Pilipinas ang kanilang plano sa West Philippine Sea, lalong-lalo na yung pagkuha ng langis, pagdidrill ng langis sa ating mga baybayin, at yung pinunduhan ng Pilipinas na pagpapatayo ng permanenteng structure sa Ayungin Shoal para sa ating mga kasundaluhan. Nang sa ganun, gumanda naman ang ating opensiba at depensa sa West Philippine Sea. At kaakibat ng paghina ng ekonomiya ng China, ito ang isa sa hinihintay ng ating bansa, ang strategic plan kung paano gawin ang ating mga plano sa West Philippine Sea. Sa kasalukuyan, from December to January to February ay winter season sa China sa ngayon. Ibig sabihin, napakahirap gumalaw sa China sa ngayon dahil sa winter. At ito yung panahon, ito yung mga buwan na masyadong gumagastos ang China ng napakaraming gasolina para painitin ang kanilang mga bahay, ang kanilang mga industrial production. Kung kaya sa mga panahong ito, ito yung panahon na medyo nahihirapan ang Chekwa dahil mahina ang production ng pagkain, magastos sa gasolina, ang production ng manpower mabagal dahil sa epekto ng winter. Kung baga sa taktika ng gera, ito yung mga pinipili ng mga war leaders kung kailan sila papasok at lulusob o gagawin nila ang mga plano nila sa isang bansa dahil ang winter time ang pinakamahirap na buwan para sa mga bansang nagkakaroon ng winter season. Kung kaya't para sa atin ito ay isang magandang pagkakataon dahil kung nagkaroon ng paghina ang China ay mas tumaas ang ating tsansa na maisagawa ang ating mga plano sa West Philippine Sea. Kung kaya't hindi ako nagtataka na sa pagpasok ng 2024 nitong nakaraan, naglunsad ang Pilipinas at Amerika ng joint patrol, na kung saan ang joint patrol ng Pilipinas at USA ay isang napakahalagang hakbang para maisagawa natin ang oil drilling sa West Philippine Sea at mahihatid natin at maisagawa natin ang pagpapatayo ng permanenteng istruktura sa Ayungin Shoal. At hindi ito nababalita, ngunit alam ng Chekwa at alam ng Pilipinas na may mga sikretong nangyayari dyan para makuha natin ang oil at may patayo natin ang istruktura sa Ayungin Shoal. Kung kaya't ito ang kinakatakutan ng China na mangyari na magkaroon tayo ng joint patrol sa panahon na sila ay humina. At para sa ilang mga expert, ito ay isang magandang pangitain na gumawa ng joint patrol ang Pilipinas at Amerika sa panahon ng taglamig sa bansang China, sapagkat alam nila na mas lumalaki ang tsansa na mapagtagumpayan ng Pilipinas at Amerika ang pagkuha ng oil sa ating mga baybayin at may patayo ang istruktura sa Ayungin Shoal. Kung kaya't kung ating babasahin ang plano ng West Philippine Sea, inihayag ng ating gobyerno na pinunduan na nila ang pagpapatayo ng istruktura sa Ayungin Shoal at pagpasok ng 2024, first week ng January ay nagkaroon ng joint patrol ang Amerika at Pilipinas. Isang magandang pangitain para sa ating bansa na tinatahak na natin ang tamang landas para makuha natin ang benepiso sa West Philippine Sea. Kaya sa mga panahon din na winter time sa bansang China ay matapang na inihayag ng ating gobyerno na papalitan nila ang estratehiya nila sa pagresolba sa problema sa West Philippine Sea. Kung kaya't marami sa ating mga expert sa ating bansa ang nagsasabi na tama at maganda ang estratehiya ng ating administrasyon sa pagresolba sa West Philippine Sea. Kung kaya't sa mga panahong ito, dito ibinuhos ng ating gobyerno ang lakas at nagpakita ng puwersa sa China sa mga panahong winter time sa kanilang bansa.
Idinaos ang joint patrol ng Amerika at Pilipinas sa mga panahong ito at inaasahan natin na bibilisan ng ating bansa na hiyatid at gawin ang mga plano sa West Philippine Sea habang nasa winter time pa ang China at nagkakaroon pa sila ng economic crisis. Nang sa ganun, mas mahirap silang makakounter sa mga planong gagawin ng ating bansa. Nawa magtagumpay tayo sa mga estratehiyang ito at tuluyan na nating makuha ang benepisyo ng West Philippine Sea. Masyado ng matagal ang ating hinintay at marami ng taon ang ating tiniis sa pangbubuli at panghaharang ng China sa mga benepisyo ng ating mga baybayin. Kung kaya't kung ito na yung tamang pagkakataon at nandyan na ang puwersa ng Amerikano, nandyan na rin ang puwersa ng Pilipinas na bahagyang lumakas at nandyan na rin ang tawag ng pagkakataon na hindi maganda sa panig ng Chikwa. Nakasalukuyang nagkakaroon ng economic crisis at kasalukuyang dumadanas sa gupit ng panahon kung kaya't napakagastos sa China sa ngayon at karamihan sa China ngayon ay nagtitipid dahil sa hamon ng winter time at dahil na rin sa hamon ng economic crisis na nangyayari sa China. Kung kaya't napapansin natin sa ating administrasyon na ito na yung panahon na binubuhos nila ang kanilang puwersa. Siyempre, huwag tayong magpakampante. Kailangan natin maging malakas sa anumang pagkakataon at sa lahat ng oras. Hanggat hindi natin nakukuha ang gas sa West Philippine Sea at hindi natin naipapatayo ang mga istruktura sa ating mga baybayin para putulin ang tindas line ng Chikwa. At hanggang hindi malaya pa ang ating mga ngisda na mangisda sa ating mga karagatan, huwag tayong magpakumpante. Bagkus magpalakas tayo ng magpalakas at gawin ang nararapat sa ating mga baybayin. Magamat sa pagkakataon ito, binigyan tayo ng tsansa ng tawag ng kalikasan at tawag na rin ng pabor na ang mananakop sa ating mga teritoryo ay bahagyang humina, dalarangan ng winter time sa kanilang bansa. Kung kaya't i-grab na natin ang pagkakataong ito at huwag na natin hintayin ulit na lumipas ang isang taon para makakasana naman tayo ng magandang pagkakataon at gawin ang ating mga plano. Ganun pa man para sa mga sumusubaybay kung ano ang nangyayari sa West Philippine Sea, parang ito na nga ang plano ng ating gobyerno na ituon ang kanilang puwersa, ituon ang pagsasagawa ng kanilang mga plano sa ating mga baybayin sa panahon ng winter time sa China. Hindi natin tumbok ang resulta pero naniniwala tayo na napakalaki yung ating tsansa na magtatagumpay tayo sa ngayon kung sa panahong ito mismo ay gagawin na natin ang nararapat at ituloy na natin ang mga plano natin sa West Philippine Sea. Gamitin na natin ang barko ng Coast Guard, barko ng Philippine Navy, barko ng USA, barko ng Japan, barko ng Australia. Nang sa ganun magawa natin ng tuluyan ang mga inaasam nating benepisyo sa West Philippine Sea. Kunin ang gasolina para sa kasalukuyang Pilipinas at sa susunod na Pilipinas, maging putulin ang tindas line ng China sa pamamagitan ng pagpapatayo ng maraming istruktura sa ating mga baybayin bilang military base ng ating bansa. Magamat maraming hindi naniniwala na mapagtatagumpayan natin ang pagkuha ng benepisyo sa West Philippine Sea, pero para sa karamihan, mas ninanais nilang maniwala na makukuha natin ang benepisyo sa West Philippine Sea. Mas ninanais nilang maniwala na mayroon tayong kakayanan at ang kasalukuyang administrasyon ay gumagawa ng magandang paraan para sa kinabukasan ng ating bansa na makuha natin ang gasolina at maitayo ang istruktura sa West Philippine Sea. Ito ay pawang kuro-kuro lamang ang iyong lingkod, Mon Cordell, Info TV!